Kahiwa-hiwalay kami nung gabing yun. Tapos, yun yung away na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Actually, yun yung isa sa mga nag-spark sa akin para magbago eh. Yung time na yun, kasi nawalan ako ng isang tunay na kaibigan. Mga ilang taon after nung nangyari yung incident na yun, nagkaroon ng diferensya si AJ dahil sa opera niya sa ulo yata. And that caused his death. Pinakamasakit na naramdaman ko yun. No barriers ni Michael Joseph. First of all, shoutout sa topic ngayong umaga ng grupong MRS and lahat ng mga kapatid ko sa kay Kristo. Okay? Buhay kayong lahat. Mga anong edad ako sumali sa mga grupo sa kalye? Actually, wala akong grupong sinalihan. Kaya siguro nandito ako para explain ko paano nagkaroon ng grupong MRS. Hindi ito by accident, pero ang tawag ko kasi noon sa grupo na yon, or ang purpose ko is fellowship, okay? And as I saw the video of si Brother Sydney, sabi nga company, okay? So anyway, simula ako dyan, nauwi kami na Angeles. Nandiyan ako na Ermac to, 1996 years old ako noon. Nangangapapa ako, hindi ko alam kung anong lugar yung natutungan ko. Ang tawag pa sa akin noon, Prom D. Wala. Nangangapa ako noon eh. Hindi ko alam paano ako makikisama noon. Kasi bunga na ako pumisyano. Hindi ko alam eh. Kung ano may sistema, kung ano yung galawan doon. Pero nung lumano tumagal ako, may nakilala ako. Una nakilala ko sila si Michael eh. Michael Wayne Patangyag. Si Michael Patangyag. Tapos kay Ryan. Ryan Miranda. Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Mike. Isa ako sa mga nagtayo ng MRS noong 1996. Kasama ko sila Sydney, si Ryan Neal. Nag-umpisa kami siguro dahil sa makulit kami. Hindi makulit. Nasabog ako. Paano ko kukwenta to? Well, nag-umpisa kami parang ano lang, sama-samahan lang ng mga naglalaro sa daan, mga kaidara na mga teenagers. Tapos nag-umpisa yung nagkaroon kami ng mga kaalitan. Nag-umpisa ng dumami kami ng dumami kasi marami nang sumali sa amin. Naging grupo na kami, naging legit na kaming frat. Una namin mga nakaaway nun, sila A, sila Gambino, ano pa lang sila nun, backdraft. Mga suki namin sila, lagi namin silang kaaway. Hindi ko alam kung bakit. Pero dati pa yun, wala na yun. I started siguro around 15 years old. So, very independent group ang tatalakayin natin. Mga unang frat noon, siyempre yung mga malalaking frat, mga sa mga ano pa natin, tito, mga lolo, daddy, ganyan. Or kung may babae mo sumasali sa mga panahon noon. Ang sikat nung time na yun, according sa mga kuya ko na batch ahead sa amin, sa loob ng Diamond or the Diamond Boys. Mga Ekit, yan, mga eskwelang Chevalier, ano ba? Apo, may matagal na yung Apo na yan. Noong before, kasabayan yan, mga, of course, Tao Gama, Fibetaro, Acro, yan. Tapos, nalabasan na yung mga tinatawag nilang gang groups, or what you call, dahil sa influence ng hip-hop nung panahon ng 90s. Actually, lahat naman ang magulang nung time na yun, eh, walang gustong sumali mga anak nila sa mga frat or group or... anyway, ano ba yung ibig sabihin ng frat? Let's say, camaraderie. Logically speaking, nahahaluan na lang ng dumi dahil sa gusto nila yung
sinong mas matigas, mas matapang, sinong astig sa lugar na to, or lugar sa lugar. You know, it's all about peers and influence of an area, a certain area. Tapos may custom yung mga yan, may parang tradition or culture. Oh, kasi dito sa lugar namin, ganito eh. Yung lugar niya dyan, ganito eh. Eh, wala, wala naman kayo sinabi. Wala eh. Mas matigas kami dito eh. Dito kami matatapang kami, kayo duwag. Mga ganun ba. So, wala naghigayat sa akin. Nagkataon lang talaga na may mga kaibigan ako very close sa akin. Lahat naman sila naging kaibigan ko, pero yung dalawang mababanggit, no? Ba't nagkaroon ng MRS? Yun, yung kasabayan ko, nung sumali ako, wala akong kasabayan. Ako yung nakaisip. Okay, si Sydney, tsaka si Mike. Yan. Si Mike, parang ano ko na yan. Natutulog pa sa amin yan, dun sa may video rentals namin, sa may tabi lang ng daan yan. Tindahan ng mga VHS, mga for rental. Tapos, hindi kami natutulog. Minsan, buyat lang kami, kukwentuhan, tatawanan, kukulitan. Eh, Sydney, may, okay naman sa bahay nila. Itong si Mike, medyo, kumbaga sa relasyon, it's complicated siya sa pamilya niya. Alam mo yun, Mike. So, anyway, those were the times, those were the days. And I suggested or nag-open ako sa kanya, sabi ko, Mike, parang panahon na buo tayo ng grupo. Buo tayo lang ng samahan na yung tak, intak lang tayo. Tayo lang. Ay, tatlo muna ni Sydney. Tapos, kalaunan, kung may gusto sumali, parang, oh, hindi tayo para dun sa gulo. Wala makikipag-trouble. Eh, alam niyo na, yung time na yun, eh, kasagsagan ng mga riot, rumble, trouble, mapanggalang, mapagtrepan lang, masabihan lang, oh, ito sama ng tingin mo, yun na yun. So, wala akong ibig sabihin dun sa grupo na yan para pagmayabang, oh, ako, inasag ko yung dalawang taong to, dalawang kaibigan ko para magbuo ng grupo. So, yun, MRS, o Michael Ryan Sydney. Simple as that. Kasi, uso din yung banda nun eh. So, yung bandang 90s na sumasali sa Battle of the Bands. So, parang categorically speaking, minsan, pag nag-iisip ka ng, nagko-construct ka ng name, minsan naiisip mo mga initial or something abstract. Sinong panahon ng 90s, sa totoo lang, hindi naman sa nababasag ako ng mga millennial ngayon. Alam nyo kasi mga millennial, ang thinking ninyo ngayon, very instant. Ibig sabihin, bago kayo mag-isip, magta-type na kayo sa Google. That's it. Kami hindi. Nag-iisip kami on the spot, like abstract. Ano sa palagi mo? How do we feel? How do I feel forming a name? Ganun kami mag-isip. Yun nga, kasi musikero din ako by nature. I'm a drummer. So, yun, nabuo namin yung sa mga initials namin. Si Michael, ako, si Ryan. And then si Sydney, kaya nabuo yung MRS. And then, nung sabi ko sa kanila, sabi kasi sinila sa akin, nanguna, Kuya Ray, kapatid, may mga gusto nung sumali na ako na yung mga kaibigan natin sa Diamond, sa area. So, in time na yun, si Dodi, si Boy, si Neopito. Sila ang mga nakasama namin, mga legit na mga nag-MRS, sila Boy, yan, sila Pong, AJ Calvo, Rest in Peace Bro, sila Marvin na si nag-creep din siya, and sila Mark Paulo, yan, sila Mosin, tapos mga dahil sumikat na kami, medyo naging kilala kami sa daan, marami kami lalong nakaaway. Nandiyan na yung nakaaway namin, Skid Row, Pantera, CMC, yan, nakaaway namin yung Alpagama, and... Before then, BMX lang talaga ang iyong hobby, passion. Well, up to now, even up to now, right? Yes. Yan ang naging passion mo. And then, may grupo ka ba naman? O may frat naman? O wala pa naman? Bikers lang talaga. Naging biker. Oo. Nung pumatak yung 96-97, yan na yung medyo mahina na yung pagbabike. Hindi naman mahina, kumbaga. Nagtatransit? Tumatanda. Nagka-college boys mga inabutan ko. So,
focus ako dito sa Diamond. Okay. May best friend ako nagbabike si Dennis eh. Dennis Maransala. Board of directors sa ngayon dito sa Diamond. Okay. Yan. Sabi niya sa akin, game changer. Tayo lang dalawa eh. Wala tayong barkada. Ganyan. Pasok tayo ng company. Company lang eh. Ano yun sabi? MRS. Sarinig ko. Alam, ang pagkakalam ko, kami ang pioneer dalawa eh. Ng MRS. Okay. Aside dun sa founder, of course. Oh, okay. Yan. MRS kasi finound din na Mike, Ryan, Kuya Ryan, sa si Sydney. Yan. Okay. MRS. Yan, mga first quarter ng 1997, doon kami pumasok. Okay. Akala ko, mamamatay na ako eh. May ano na ba nun? Tawag nito, meron na bang rituals or initiation, so how to join? Kasi yung mga ibang segment nila, si Kuya Sydney, parang wala pang ano eh. Pero nag-grow nga eh, nag-grow. May mga rituals na ba na? Meron na meron, ba? Meron. Mga pagsubok na ba nun? Blessing, tapos 30 seconds, masarap, tapos, no, ako ko, 15 palo, pero malakas kasi. Bago sa akin yun eh. Bago sa iyo. Bago sa experience. Oo. Ano po, may grupo din siya noon eh. Pero wala namang parang complications or problema na. Grupo siya, tapos parang narinig niya na may MRS. So parang came to a pass na biglang sina Boy, sina AJ, rest in peace, sina Chico, yung mga natatandaan ko. Kung sino man di ko nabanggit, alam nyo na yung sarili ninyo ng mga sumuporta sa unang MRS. At kalaunan, sabi sa akin ni Mike tsaka ni Sydney, bigyan natin ng formal name. Naisip ko nga yung mega ritual stage. So, yung stage parang huli na lang eh, parang mega ritual, sasabi ko, ano pang babagay sa S? So, yun. Alin? Oo, bahay namin yun, sa Rodeo yun. Ano ang masayang alaala? Ay, maraming alaala doon. Oo, kumbaga, yung mga naging tropa natin sa Angeles kasi, sila na nakakaalam na yan. Oo, kumbaga, legendary na yun eh. Lahat kasi naging tropa ko, naging klase ko sa layog, lahat yan labas-pasok sa bahay. Kasi, yung bahay namin na yun, para naging bahay ampunan. Lahat sila, open sila sa ermat ko. Naging welcome ang bahay. Kahit sino. Kahit ikaw, baguhan ka. Alam mo ba, kasi nung araw, nung kami, yung mga kaidara namin nung araw, kasi lahat doon, yung mga nag-aaral, hindi na pumapasok. Nandun lahat sa bahay yan. Ako, nag-aaral sa layog. Oo, totoo yan. Halo-halo yan. May Holy Angel, may Holy Family, may Chevalier, merong lahat, halo na. Nagustuhan nila eh. Pero, sila, hindi ko sila iningan yun na magtambay. Kasi ako nag-aaral ako sa layog eh. No. Nag-RCC pa ako. Republic Central College. Dinala ako ni Keo noon dito sa Diamond. Yun yung first time ko tumambay ng Diamond. Saan na specifically sa Diamond? Road A. Road A, dun sa bahay nila, paring Sydney. Okay.
So, dinala niya ako doon, pinakilala sa tropa, kila Boy, kila Loloy, yan, mga boys. So, actually, hindi maganda yung unang meeting namin ng mga yan. Kursunada nila ako. Kursunada ka nila? Sino yung mga ano? Si Parin Boy. Tuwesting. Okay. Si Boy, si Pong hindi naman eh. Si Sydney, sino pa? Sila, si Mike Dayaw, yan. Mga kursunada nila ako nun. Ang nagtatanggol sa akin nun si Keo. Bisita ko yan. Kasi si Keo napakaanong tao eh. Basta bisita talaga sa kanya. So nung nangyari yun, di naman kami nagkatuluyan na ano eh. Hindi naman ako mibuno, nasa tabi lang din ako. Kinausap ako ni Loloy, nag-advise. Basta nahimik sila. Hindi ko makalimutan sinabi ni Keo. Pasalamat kayo, wala si Chico, sabi niya. Kasi si Chico nun, isa rin sa mga kasangga ko ng ano na dati. Sinong Chico yan? Si Chico, siya yung... Ngayon, alam ko nasa XIV siya eh. Pero... Yung breakdancer ba? Oh, before. Tapos, nag-start na ako nun. Madalas na akong tumambay after nun. So, magpapas ko yun. After nun, lagi na akong tumatambay ng Road A. Sa pupunta ako ng Diamond, Road A agad. Tambay, pag-uwi, trouble. Araw-araw, ganun ang nangyayari sa akin. So, nung time na dinala ka ni Keo, ni Kuya Keo, may grupo na nun o wala pa? Sila. Yung MRS na nun. So, established na ang MRS? Oo. 1996 yun eh. So, okay na yung MRS nun. Papasok ang 1997 dahil araw-araw na rin ako dun. Nasa sayo, sabi sa akin ni Sid, kung gusto mong pumasok sa amin, ganyan. Kasi may initiation pa nun eh. So, pumasok ako doon, February 13, 1997. So, naganap yon yung ano, para makapasok ako ng MRS. So, lalo nang, doon ako nag-start lalo. Na, so, doon na, kumbaga, doon na lumaki yung apoy. First batch, wala naman batch. Kasi nung hindi naman ako active sa lakaran eh. Hanggang doon lang ako sa block or area kung saan, sa malapit sa akin. Kung Diamond, Diamond lang. Hanggang sulok ng apat ng sulok ng Diamond. Trouble, pagkipag-away, di ako... Alam naman nila, kuya, ako kasi yung pinaka-kuya sa grupo eh. So, bukod pa sa... Ayokong tawagin sarili ko founder. Fellowship talaga yung grupong MRS. And, hindi naman ako, hindi ko naman sinasabing never ako nagipag-trouble. Hindi nga lang nila nakita, pero may ibang cluster, kumbaga. Ang Diamond kasi, ang lugar ng Diamond before, maraming hindi taga Diamond, pero pag pumasok, nasama sa grupo ng Diamond, Diamond boys na sila. So, sa amin, respeto, alam sana yun ng mga sumali. Hanggang ngayon, matatanda na, mga singedad ko na. Singedad nila Boy, nila Mike, nila Sydney. Alam nila na kung hindi sa Diamond, sila yung parang sikat kasi yung Diamond before. So, anyway, cluster by cluster ng Diamond. So, doon ako sa cluster nung mga kababata ko. And then yung MRS, siyempre, hindi naman sa ano. Pinabayaan ko na kay Michael tsaka kay Sydney kung saan sila papunta. Basta ang lagi kong sinasabi, ang mission or parang vision natin sa MRS is pag yan lumaki, makikilala nila yung MRS na hindi mayabang, hindi matigas, hindi paratot, or hindi masagulo. Ewan ko na lang kung ano nangyari, no? Kidding aside. Kayo na bahala doon. I mean, knowing sa mga events na, nangyari before, sa mga alam ko at hindi ko alam, okay, sa mga nawala at mga nandito pa, okay. Ngayon nyo na lang marirealize na ang MRS talaga, fellowship. Sabi nga ni Sydney Company, good company, bad company, nakaraan na yun. So anyway, yun yung point ko why MRS was born. Wala pang MRS eh. Hindi pa nabubuhang MRS. Pero, yung time na yun, Diamond Boys pa lang kami. Okay, partner rin ako ng subdivision. Kasi, yung time na yun, violent ang dating ko eh. Dahil nga hindi maganda yung nakalagayan ko,
So si Michael, bago kami magkaibigan na matalik yan, nagkaroon muna kami ng away dahil lang sa basketball na hindi ko alam anong paano nag-umpisa yung away namin sa basketball. Pero kung tutuusin lang, kasi usus-usus diamond nun yung mga liga eh, bawat street. Okay naman, sinarin naman ako na Kuya Ryan. Kasi nga nakilala ko yung ibang tropa dahil sa kanila. Tapos, kasi na maisipan nila magtayo ng isang grupo na parang company lang yun eh. Company na yung MRS na company. Hindi mo masasabi siya na frat. Company lang siya pero wala ko ibang pratas sinalihan bukod dun sa MRS kasi hindi ko nga alam kung ano yung galawan sa Angeles. Pero maraming fraternity. Pero kung tutubusin, may MRS na, hindi pa ako ganun ka-active. Dahil ang ano lang namin doon, company lang. Hindi mo masasabi na yun ay prat talaga. Parang kasi yung gusto lang namin eh, wala bang iniwan sa mga kabataan na yung may clan. Parang ganun yung kinalabasan. Pero ganun pa ba, hindi namin disukutakalain na lalaki ng ganun. Pero bago naman naging aktibo Wemares, nakasali na ako ibang fraternity. About dun sa pader. Sa pader kasi, squatter area yan. Una-una lang sa natingin tropa ko sa pader, si Badyok. Si Badyok. At saka, si Pong. Magpinsan yan eh. Una-una sa lahat kasi, dun sa squatter area. Kasi yung time na yun, magkalabang pa, Diamond, Pader at saka Marisol. Naabutan ko din yung nagtitiraduran, nagsusulpakan. Pero, tapos, hanggang sa naging tropa, yung mga taga-pader. Si Pong, si Badyok, tapos, si Pasyong, isa pa yun. Kusunada ako ni Pasyong noon. Kasi, mainit kasi yung time na yun, mainit yung Marisol tsaka Pader eh. Pero, nakasalimuha ako dahil nakikisama ako. Pero yung nabuong MRS, marami halos, marami sumapi eh. Ang ano lang doon, ang kagandahan lang sa MRS kasi, lumaki siya. Hindi namin alam kung ano naging initiation namin doon, basta lumaki. Naging kahit sa akin si MRS, Mike, tsaka si Kuya Ryan. Ang sabi nila kasi, magtayo tayo ng parang company lang. Sige ka ako, kasi sa akin lang naman eh, nakikisama ako. Sige, tayo. Pero hindi ko naman sukot akalain na lalaki ng ganun. Pero, ang pinakapuno namin sa MRS, si Kuya Ryan. Siya nakaisip ng grupo namin ng MRS. Ang mini ng MRS, Lionel, Michael, Michael, Lionel, Sydney. Nga lang, yun talaga ang meaning yan. Ngayon, ginawa na lang ng version na Mega Ritual Society. Ngayon, kumuha marami tropa. Lahat doon, yung Diamond Boys na hikayat. Hanggang sa lumaki. Hindi ko alam na eh. Hindi ko na matanda yung iba kung paano lumago yung grupo namin na yun. Pero, ang narandaan ko lang, simula na lumaki yung grupo namin, doon kami simula na maraming kalaban. Kasi,
bukod kasi sa lahat, marami kaming kasama, bukod kasi sa lahat na puro halos, iba-ibang eskwelahan na yung sumasabi sa amin, pagka sa lumaki, hindi ko na matandaan pa paano nagkaroon ng riot. Sa bagay, yung time na yun, yung kabataan talaga nung araw na, kapusukan namin eh. Kaya, hindi ko masabi kung paano na lumaki ang pangalan ng MRS. Pero putok na putok ang pangalan ng MRS. Hindi lang sa lugar ng Pampanga, narating pa na Maynila. So, nasabi ni Sir Ryan, of course, Sir Sydney, nabanggit din ang pangalan mo nila. No? So, nung days na yon na nag-MRS kayo, what was the experience? I mean, di ba nag-biker ka na, and then may another group, ano ang experience, ano ang bago? Masarap kasi, alam mo yun, yung isasanda lang ka rin, yung dito sa hood mo, yung hindi ka... Stable. Hindi ka galawin, hindi ka luloko, hindi ka tutuksin. Pwede, talagang sandal talaga. Ayos lang. Kumusta ang mga bad boys ng MRS? Nung time na yun, may mga senyores ka na sa MRS. Natatandaan mo ba yun? Mga senyores mo? Sino yung mga ano na? Ang MRS kasi nun talagang tropa eh, tropa lang. Pero, walang nagiiwanan. Okay. Kasi ang usapan namin sa grupo, napatrouble kami eh. Yung tumakbo, yun ang Google Pay namin. Kahit okay. Tropa pa yan. So, walang maiiwan. Siyempre, walang gustong magulpi sa tropa eh. Tayo-tayo lang eh. So, pagka nagkagulo, kami ang maiiwan talaga. Andun lang kami. So, sino yung mga bad boys na MRS bad boys yun? Bad boy, lahat naman. Wala kang mabibitawan sa kanila. Lahat sila. Tapos si Rico nun, hindi ko pa kilala si Kuya Rico eh. Kuya Rico talaga ano namin kay Pa Rico. Mga panahon na namin masyado kami mapusok. Kasi siguro dahil feeling tag life. Lahat ng katarantaduan pinasok ko na yata. Away, droga, pagnanakaw, pinasok ko lahat yan men, tag life nga eh. Pero yun yung mga bagay na marami kaming natutunan na naibao namin sa dala namin sa pagbabagong tao namin. Alam mo yun, kasi lahat ng katarantaduan mayroong hangganan. Kung hindi ka magbabago, malamang siguro baka patay ka na ngayon. Iba din ba ang experience? Iba rin ba yung brotherhood ng MRS noon? Talagang lalaban din sila pag may tumetesting din sa MRS. Kasi ang sabi sa akin ni Kuya Sidney, yung company, sabi ni Sir Ryan is a brotherhood fellowship. So, paano na nagka-attract ng mga ano? Paano na nagka-attract ng rivalry? Inggit din ba? May mga nainggit na ba? Kasi yung natatandaan mong mga parang nakasagupa noong time. Meron eh. Actually, ang Diamond, ang kaaway niyan, Marisol, saka Taas, Mountain View, Don Pepe. So, meron doon, may company, Soul, BC, Beta Company, sa Taas. Kasabay, halos kasabay ng Yamaris. Tapos, doon ko... Doon namin nakilala si na hindi pa Gambino si AJ eh. Puff AJ pa na. Ano sila? Backdraft. Okay. Backdraft boys sila. Ano yun? Fraternity rin pagkatas. Came from BC to backdraft sila. Okay. So yun yung unang nakasagupa na. So magkaaway talaga ang Diamond, Taas. Tom Pepe. Nagano yan. Rivalry talaga. So... Oh, nung naabutan ko kasi ang familiar lang ako sa Taas at sa baba eh. Pero matagal na pala yung ano, hindi ka pwedeng tumutong ng Taas kung hindi ka taga. Oh. Hindi ka pwedeng tumutong ng baba. Hindi ka taga rito. Ah, ganun ba? Ganun ba? I see. Na-meet ko lang siya mga 1998 na. After a year, pinakilala ni Sydney sa akin.
na yun nga si Kuya Rico, isa sa mga ano natin yan, sabi niya, mataas sa atin yan. Okay, sabi ko. Tapos nung nagka mabilis lang kasi buhay ko din sa MRS, pero yung bilis nun, after nag-crip, nung nag-crip ako, nagtayo ulit kami ng MRS, kasama ko si Michael Patanyag. Okay, so parang may generations din ng MRS. Oo. Oh, nakailang generation ng MRS? Sa amin... Parang second batch ka ba ng MRS na? Oo, parang second batch ako ng MRS nun. Tapos tinayo nyo pa ulit ng... Oo, kasama ko naman si ano nun, 3D high school na ako nun. Ah, hindi, ano na yun, 2000 pataas na yun. Kasi nung tinayo namin sa school namin nun, mga gago kasi yan eh. Si Mango B. A.J. Burat, si Michael Wayne Patanyag, si Marcos, sino pa kasi itong isa. Kung saan ako nag-aaral, dun sila nagpa-enroll, nag-transfer, para lang magkakasama kami. Sinundang ka? Oo. Pagdating namin doon, pagdating nila doon, ginawa namin, tinayo namin ang MRS. Sa Feliciano? Sa Feliciano. Okay. So, Feliciano chapter. Pagkatapos noon, nagtayo na naman kami, Clarkview chapter. Ang pinaka-home base naman namin noon, yung bahay namin. Araw at gabi, magkakasama kami. I see. So, nung those days, parang ikaw na rin ang... Ikaw ba parang buntot sa namuno ng MRS? Ano, paanong, ano yun? Ikaw yung buntot na namuno? Oh, parang masasabi ko ng ganun. Third batch ka ba? Last batch? Kasi nung pumasok ako ng MRS, bali pangalawang, nasa pangalawang batch na ako, nagtayo kami. Kami ni Mark, si Michael Wayne Patanyag. Nagtayo kami sa Feliciano, nagtayo pa kami sa Clarkview. So, dalawang chapter yung tinayo namin. Isa sa Dao, which is sa school nga, at saka isa sa lugar namin. So, during those years, ano na ang, kailan to nag, ano, not really nag-vanish? Kasi, napaka mysterious ng MRS dahil yun yung parang buto, ugat, and then dumating ang colors. Meron na red side, merong nag-blue side. Pwede mo bang kwento sa amin paano ka napunta sa blue side? Kasi in-interview namin si OG Psycho, which is marami ding nag-bloods talaga na galing ng MRS. So, ano yung kwento, actually, nung, kwento nyo nun na ikaw na ang... Actually, kami ang nauna na nag-blue side. Na lumabas? Oo. Okay. Hindi naman umalis ng MRS eh. Lumabas lang kami. So, nag-crip kami. Kaming dalawa lang ni Keo. Ang lahat, halos nag-blood sila. Yan, sila Parin Boy, si Mango BAJ, sila Chico. Pera si Guerrero. Pera si Paradico. So, lahat yan, lumipat sila ng pula, kami yung nasa blue. Pero kami ang nauna ni Keo na tumawid. Tapos nag-crip kami. Tsaka na sila sumunod na, nag-iba na rin sila ng landas nila. Okay. Paano mo makukwento yung first encounter mo sa crip? Okay, OG Gambino. Paano mo siya nakita? Pinag-tripan ko yan eh. So, dito sa MRS, nagtagal ka din ba doon? Were you active, MRS? Representing MRS? Active ako doon, oo, siyempre. First pioneering kami eh. Mm-hmm. Tapos nag-aaral ako ng Holy Angel. Yeah. Mm-hmm. Nagka-recruits ako. Okay. Maraming recruits. Mm-hmm. Yeah. Although na, siyempre, naghanap ako ng iba pa rin ano eh. Yung mas malawak na grupo pa rin. Pero I stayed in MRS pa rin, loyal pa rin ako. Kahit nag... Nung era na yon, ano ang... Of course, Holy Angel is a school of full of brotherhoods. Oo. Matatandang brotherhoods. And nasabi ni Sir Ryan din sa segment niya, ang mga matatandang fraternity noon, prior MRS. Ano nang naabutan mo? Actually, ito nasabi ko rin. Marami kang makikita sa pader. Yan, eto yan eh. Ano ang mga nakikita mong bandal sa pader noon? Sa pader noon, ano?
First of all, siyempre, sikat na, Pi Beta raw, yan. Yeah. Mm-hmm. ABP, of course. ABP, Alpha Pi Beta, Alpha Beta raw. Alpha Beta raw. And okay. Then, AOB, Alpha Omega Brothers, man, basta mm-hmm. Yun. Parang ganun sila eh. And then yung hip-hop ng Abakan. Oo, oh, hip-hop Abakan, yan. Yeah. Yan, and also hip-hop Abakan. Mm-hmm. Parang naka... Naka-jamming o medyo hindi naka... Hindi naman, naka-testing. Conflict. Conflict. Kahit nung Bikers Days pa yan, nagka-conflict kami dun eh. Tuwing dadaan kami, lagi may pinag-feature pa. Talagang ano nun, no? Territorial by... Oo, territorial. Ano nun, by hood, territorial by ano. So, nung time na ma-rescue, of course, Diamond, na kwento ni Kuya Rico na, of course, meron din sa pader, may mga boys din dyan. Mayroon din kayong mga nakabangga din. May nakuwento naman si Sir Sidney na basketball sa Diamond Court. Ilang grupo talaga ang, sa'yo kung gusto tanong, ilang grupo ang nag-i-exist noon sa Diamond? Actually, meron dito noon eh. Diamond Boys Company, DBC. Okay. MAC siguro, anak mayaman. Marich. Yan, narinig ko yun. Narinig ko yun, kaya Sir Sidney. Okay. So kami, ano lang kami. Gito? Gito lang kami. So, although, nung noon may makakaya, pero nagbabanggaan eh. Mas ano yun. Wapalag, yan ba, hindi na wapatalo. Pero, ang ano ko lang sa nila is, pag naulat sila, tumatakbo sila sa pader. Yun lang. Kami, wala kami tatakbuhan. So, Emaris, Emaris lang. Emaris, okay. So, ano po ba ang pwedeng itanong? Yung mga tawag nito, saan ba ang tambayan nun? Aside from, naging tambayan ba ang bahay na to? O, ang tambayan namin nun sa May Road A, alam mo yung, dati live school. Okay. Pero ngayon, Royal International. Mm-mm. Yun ang street ng Emaris talaga. Oh, okay. So, doon ang grounds eh. Doon ang grounds. Mm. So ito tatanong ko. Ano na ang alias mo noon nung Emaris? Ba alias ko na? Tupac! Tupac! Because of the influence sa music? Oo, oh, sa music na rin kasi. Oo, oh, iba. So what, anong ilang taong ano? Nung... 15 mo? 15. Tapa? Then nagsistart, no? Teenager pa kaya. Mm. Nag-be-venture ka na nung mga tawag nito. Street life, street culture, the music, and everything. Chasing dreams ka na, kung ano naririnig mo sa rap nun. Yan yung pwedeng magmura ka na, paunti-unti. Mag-a-class ka na dyan. Kung dati namamaki, medyo may motherfucker ka na. Nakarinig ka na rap. Okay. So, from MRS, ito ang natanong ko rin. I respect MRS, pero I wasn't there yung era na yun because that was your OG eras. Naging mahiwaga kasi sa amin yan, lalo na sa mga crip. MRS, hindi nila ini-expect na mag-grow. And some of the members was a member of the Red Side, of course, XIV. Some of the members naging Blue Side. Maaalala mo pa ba bakit nagkaroon ng hindi naman na pag-iibang landas eh? When was the last days of MRS? Naaalala mo pa ba? Last days of MRS? Siguro mga... Years, last years yan. 98 yan. 98, maaalala. 98. Kasi as a high school teenager, grow up kami. Nag-aanap kami ng mas malakas na grupo. Besides sa mga fraternities, kumbaga, ang frat kasi noon, parang pag-hip-hop ka, hindi ka tanggap eh. Ganun yun. Tatawagin ka nung kahit na, actually pumasok ang pipetaro, kahit na pumasok ka, pag-hip-hop ka, sabi ako naman, hip-hop bulo. Late ano yan? Yung pag-affiliate sa IB? Ah, 97. Sabi ng MRS. Yeah. Ah, okay. So after 9... MRS, nag-pibets ka? Oo, oh, pibets. Okay. Kasi ang pagkakaalala ko din nun, actually,
dapat din akong member niyan. Kaya lasa Shibalir naman. May mga codes ang brotherhood, fraternity, na parang taliwas sa gang culture. Oo, ganun talaga. Kaya pag sasabihan ka na, yung pananamit mo and everything. Ipagbulok. Ganun yun, ipagbulok. May tayo ka sa pwede. Meron silang codes. Pati hindi mo palito yung pananamit mo, yung yo. Okay. Ganun eh. Dapat may ano eh, parang may personality ka pag member ka na. So, ayun. Siyempre, Maris, parang ganun yung forma namin eh. Hip-hop eh. So, better, parang mas gusto kong MRS na lang. Yun na lang. Kasi pareho kami hood, pareho kami suit eh. Ganyan din. Iwas ano rin. Iwas trip din eh. So, 97, those were the day. Nung MRS ka, nagkalas, di ko alam eh. Pero siguro na gana lang, nanahimik. Nanahimik. Kasi end up to the point na ang parang ano lang yan eh, artista eh. Parang banda rin na palubog, sumikat palubog, lulumubog. Everything this will fade, sabi nga. This too shall pass, sabi nga sa Bible. Kaso, ito nga, dahil nga sa binrot up again yung topic ng mga grupo noong 90s. At nagpapasalamat ako, shoutout ulit kay Sir Mike. Lodi ko yan. Alam mo yan. Salamat sa pagkakataon na to. Bringing up again the heydays of this matter. Actually, lumubog siya in a sense na hindi na siya napag-uusapan. Pero alam ng marami. Hanggang I think nakarating pa sa Dao yan. Kasama yan ng mga, kung di ako nagkakamali, may mga Lacto, baba. Yung pangalan ng isang banda, yung hardcore, kalimutan ko na. Yung metal. Basta yun. Meron pa nagkagrupo yan sa ano, Systems Plus yun, mga Escuela, Feliciano, St. Musian, na dating Dao Academy. Ano ba ba? Dami, madaming. MRS kasi sumikat sa Diamond. Tapos bandang Mountain View, Don Pepe. Yan. Di ko alam kung nakarating yan sa Abakan. Di ko alam. Abakan, meron din. Marisol, yan. So, para sa akin, hindi naman lumubog yung MRS eh. Pag sinabi natin kasing makasaysayang grupo o grupo na tinayo. So, laging nasa puso yun. Hindi naman mawawala yun. Tapos, hindi ko lang kung anong nangyari nung medyo matagal kami hindi nagkita-kita kasi ako napunta ako ng Manila. Pinatapon ako sa Manila ng grandparents ko dahil masyado nung ako loko. So, pagbalik ko galing ng Manila, yung iba Pantera na, yung iba Pibetaro na, yung iba AR, kung ano yung mga grupo nila. Tapos, nung mga pero nakikita-kita pa kami. Tapos, nung mga bandang 2001, kasama-sama kami, tapos kami nila Boy. Yan. Sila Boy, sila AJ pa rin. Pumasok kami ng Bloods. Nag-XIV kami. At dun, mas lalo kaming nakilala. Mas lalo kaming maraming nakasama. Dahil sa mas marami kami nakasama, mas maraming away. Ganun yung panahon namin dati. Ako, ang katanungan ko lang is, magalaate o yung iba is the Crips, yung iba ba is the Bloods. Paano ko na, paano na, nasubaybayan mo ba yan na yan? Sagutin ko yung katanungan mo, ha? Alam mo, bago pa lang nagkaroon ng Crips tsaka Bloods, nagpibetaro muna kami.
Oo. Naging MI ako ng Pebetaro. Okay. Ngayon, ngayon, nagmula ang Bloods. Nagmula yung gang na yan. Simula si Boy nung pumasok ng Bloods. Pero alabas utuusin lang, nagkaroon kami ng hidwaan ng tropa. So yan, si Kuya Rico, hindi ko alam kung nasaan siya yung time na yun. Kasi siya ang superior namin. Oo, yung time na yun. Okay. Bakit napunta kay Kuya Rico? Pero kayo ang nagtayo, tatlo kayo, di ba? Oo. Kasi yung time na yun, si Kuya Ryan kasi parang, parang nag-iba siya eh. Hindi siya active? Oo, hindi siya active. Okay. Oo, kasi ano masasabi ko sa kalsada ng Balibago? Parang nasan? Noon, magulo. Loob pa lang ng Diamond, magulo na eh. Oh, what more sa labas? Sa labas, hindi naman eh. Usually, ang nababalitaan ko, minsan, nakakaroon na lang ng sa loob, biglang rambulan, habulan. Chichep, parang may lookout yun eh. Parang may lookout kami. Mayroong usisero na, oh, pre, si ano, ganito, inahabon, tara, yun. So, depende yun, titimbangin mo kung sinong nakakabyado, sino bakit hinahabol, sino. Talagang muna, minsan nagkakamali din kami. Kami dun sa cluster ng mga kababata ko, sa area na, sa street namin, yung Diamond M, tsaka Rivera Lim, yung street na yun. Para ba masasabi ko? Hindi kami madalas talaga mahilig manggulo o sumali sa gulo o maghanap ng gulo. Madalas may nakikita kaming naargabyan yung kasama. So, kaya kami na minsan i-involve. So, wala naman. Same thing, 90s. 90s was it was unforgettable dahil doon sa puntong grupo-grupo nga. Okay. Or this so-called gangster group or I don't know why they call it gangster. If you feel like being a gangster, I mean, depende sa approach mo yan. Kami kasi sa Diamond, even sa tabi mga sitio or mga barangay, Pader, talking about Pader, may mga nare-respeto dyan sa Pader na hindi naman naging problema sa relasyon namin bilang magkakaibigan. Kanya-kanyang ano kasi yan eh, ideya, kanya-kanyang thoughts, kanya-kanyang prinsipyo. Although, hindi kami yung... hindi. Mali ang ano mo, naiisip mo. Hindi. Shoutout sa mga Tubong Pader or Barangay Pulong Maragul. Laki, dati tawag ko sa kanya, Kuya Rico, ngayon pare ko na yan. Drummer din yan, si pareng Rico. Shout out. At sa mga naging kaibigan sa Pader, mga graduate na, mga titos and titas na rin, mga lolo, daddies, may mga apo na. Okay? Isa rin din sila sa mga factor bakit nabuo ko yung MRS kasi yung pinaglalaban niya na sa lugar na to, sa isang sa magkakagrupo, sa mga kaibigan ko, wala dapat maragabiyado. So dapat, kami yan, magtutulungan. Gulang? Wala naman ng ano eh, wala namang... Kasi ang psychology ng gulo, or riot, or rumble is, for me, pag may armas ka, kahit ano yan, kahit bote pa yan, mato, ano yan, mga brass knucks, mga chain,
batuta, bat, kahoy, hanggang sa barel, kutsilyo. I think doon lang nagiging odd yung situation. Pero nagiging even yan, syempre, kaya nga grupo. So, dumadami. Hindi ko na-experience yung matamaan. Talagang thank God kasi naiwasan ko yung mga ganong klaseng situation. Hostile situation na alam mo yun, may nasaksak sa tagiliran ng ice pit, ganyan. Nabato ng bato, ganyan. Nabaril sa, nadapli siya ng baril. Diba? O napalo ng ba yan, dos por dos, o bat. O na nakuyog ng iisa ka lang, lima yung kumukuyog, tatlo, marami na yun, dalawa, add na yun. So, wala akong gulang eh. Siguro, I really preferred staying safe kasi mayroon, alam ko yung future ko kasi may gusto akong marating. So, alam naman din ng mga kasama ko yan na, and they thank God, kasi bata pa nun, hindi nag-iisip eh. Kahit naman ako. So, yun yung gulang ko. I prayed to God na bigyan ako ng tamang daan. Alam ko, nagtayo man ako ng grupo, alam ko ngayon, nasa maayos lahat ng mga kasama ko. Ang una-una sa grupo nung nakabangga namin ay taga-pader. Hindi. Wala na. Kumbaga, sa teritoryo. Kasi yung time kasi na yun na yung grupo namin noon, kasi unexpected eh. Hindi ko naman din sukot alain na yung MRS na ganun puputok. Kumbaga yung akin lang naman kasi kumbaga lang yung in-expect ko kasi company lang yun eh. Company lang talaga ang MRS. Oo. Wala akong kasi yung time na yun wala naman akong gusto sakupin eh. Kasi yung grupo na yun kumbaga happy lang. Saya lang ba? Oo, tropa. Kaso, yung time na yun, pumutok talaga siya. Tos lang. Oo. Una-una kasi lahat, ay kumunga maganda yung pikisama namin. Kasi, wala naman naging involved na pera o ano pa man, walang initiation. Doon ako umano kung paano nabuo MRS. Wala akong naging idea eh. Basta yun, lumaki yun. Bilang sa pakikisama, lumaki yun. Lumaki talaga. Yung parang walang iniwan sa isang clan na pag nagbuo ko ng clan, walang initiation na magaganap. Yun nga lang. Hindi ko alam kung paano umusbong ang MRS, pero ang nagdala kasi doon eh, kahit na nagtayo ng grupo si Kuya Ryan tsaka si Michael, ang nagdala pa rin ako. Kaya siguro buhay pa kami ngayon. Malas lang yung iba na disgrasya. Parang kasama ko si AJ Calvo. Hindi ko makakalimutan yung time na sobrang dami namin nakaaway nung gabing yun. Apat lang yata kami, di ba? Well, syempre, tigas kayo eh. Sinabayan namin kahit na si AJ hindi na makagalaw kasi sobrang lasing niya na nung binanatan kami. Pauwi na kami nung time na yun, mga 3-4 a.m. na ng madaling araw. Biglang may pumalo sa ulo ko. Inaakay ko na si AJ pauwi nun nung time na yun.
ako sa sobrang dami nila, hindi ko malang natulungan si AJ o kahit sarili ko, hindi ko natulungan. Nagulpi ako nung araw na yan. Pero nakapalag ako, man. Sure yan. Si AJ, nakita ko hindi niya nakayang pinagtanggol yung sarili niya. Nakuha ng nakigasa sa daan. Pinaghahampas yung ulo niya sa gutter. Tapos yun. Kahiwa-hiwali kami nung gabing yun. Tapos yun yung away na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Actually, yun yung isa sa mga nag-spark sa akin para magbago eh. Yung time na yun, kasi nawalan ako ng isang tunay na kaibigan. Mga ilang taon after nung nangyari yung incident na yun, nagkaroon ng diferensya si AJ dahil sa opera niya sa ulo yata. And that caused his death. Pinakamasakit na naramdaman ko yun. Tapos yun na talaga, nung medyo naglaylo na kami lahat, pero andun kami lagi sa background ng gang life. Pero hindi na kami ganun ka-active unlike si Psycho, si Boy, si OG Boy. Yan. Alam ko until now solid active pa rin si Boy kasi hindi naman masama eh, pero at least alam niya ilugar yung sarili niya. Shoutout sa'yo, bro. Sana pag naka-uwi ako ng Pampanga, magkasama-sama ulit kami ng mga boys kahit na isang maliit na reunion lang. Katulad nga na napag-usapan natin sa group chat natin, di ba, Rick? Sid, punta tayo ng Bataan para magkasama-sama kahit minsan lang. Okay, so ang masasabi ko lang, kung papasok kayo sa isang grupo, isiguraduhin nyo na alam nyo ilugar yung sarili nyo. Alam nyo yung limitasyon nyo. Huwag nyo ipapahamak yung sarili nyo at lalo-lalo na yung mga kasama nyo. That's all. Peace. Shout out again, and I would like to thank No Barriers, Sir Mike, okay? The whole MRS, lahat ng mga kapatid ko sa in Christ, keep dreaming, sabi nga. Laging una si Lord. And ingat lagi. Okay? And hope to see you soon, guys. Kahit na paano-ano lang tayo. Set natin, okay? Zoom lang, pwede na. Siguro pwede yun, okay? Hope we will be having a good time. Next time we'll see each other. Okay? Ryan out. God bless.